Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Guys, pagpasok nyo dyan, kailangan nyo magsulat ng inyong pangalan at yung address nyo kasi nire-record nila kung ilang tao na pumapasok. So, ayan na nga guys, nagsusulat na ako. Ayan, talaga naman napakaganda talaga ng overlooking ng Hinulugan Taktak. So, ayan na nga, papasok na kami sa loob. Nga pala guys, may oras sila dyan, hanggang 4 PM lang ang viewing nila. So, ayan, sa mga gusto pumunta dyan, pre-viewing pa sila ngayon. Hindi ko alam kung magbubukas ba sila sa December. So, ayan, may mga hanging bridge na kami nakikita. Pagpasok nyo dyan guys, sa pinaka-entrance nila, meron kayong makikitang medic sa gilid. At nandun yung mga staff nila. So, napakabait na mga staff nila dyan kasi i-assist nyo kayo talaga. Ayan nga guys, papasok na kami sa entrance at kung saan kami pwedeng mag-antay ng elevator para makababa kami. Ayan, at para makita namin talaga yung view or yung kalahatan ng Hinulugan Taktak. So ito nga yung nakikita ko palagi sa YouTube or sa mga nagbablog na pumupunta dito sa Hinulugan Taktak. So hindi ko alam kung anong tawag dyan, para siyang spider na tali na pinagtahi-tahi nila. So nakikita ko lang sa Facebook, sa YouTube at sa Instagram. So ngayon guys, nalapitan ko na. So nakasirado yung pinaka-gate dahil bawal pa daw dahil may oras nga lang. So habang nag-aantay kami ng elevator dyan guys, kumuha muna, nakuha nang ko muna yung overlooking talaga ng Hinulugan Taktak. So nasa taas kami guys. Ayun na nga kung makikita nyo sa gilid. So ayan na nga guys, ang ganda talaga ng falls dyan oh. Kung makikita nyo mula sa taas niya hanggang sa pababa, so sobrang napakataas talaga pala ng Hinulugan Taktak. Ayan, habang nasa taas kami guys, natatakot ako na parang hindi ko maintindihan, nalulula ako. So ayan guys, sobrang taas, kung makikita nyo yung grotto, hindi namin nalapitan yan sa baba kasi ayan, naabutan na nga kami ng oras kasi pumasok kami ng 3:30 hanggang 4 PM lang ang viewing nila. So ayan guys, kahit papaano nakapaba pa rin kami dito sa Hinulugan Taktak. Nag-aantay kami ng elevator dito. Ayan guys, kung natataka kayo na nagbo-voice over ako dahil sobrang ingay talaga, ang sakit sa tinga, kaya tinanggal ko na lang yung original sounds talaga dito. So ayan na nga guys, nasa elevator na kami, nakakatakot pala dito sa elevator na to. Lalo na gusto pumunta doon, wag kayong magdala ng inyong mga alaga, lalo na kung baby ang bit-bit nyo, nakakatakot, lalo na kung nakasakay kayo ng elevator, kasi yung babaeng kasama namin kanina na humiyaw talaga, may baby siya, bagong panganak siya, so nung pababa niya, nagulat talaga kami lahat, muntik na niyang mabitawan yung kanyang baby. Mga mari, nandyan na pa kami sa elevator niyan, sa pababa na, so kung nasa elevator ka, makukuha na mo talaga yung overlooking talaga ng kabuuan ng Hinulugan Taktak. So yun na nga, naglalakad na kami, papunta na kami at papalapit na kami doon sa falls na yun na nakikita namin. Ayan, kung nakikita niyo yung babae na may baby, nung nasa elevator kami, muntik na yung anak na talagang mahulog or mabitawan na sa sobrang gulat niya na ako sa elevator. Ganun kaingay dyan, sobrang ingay talaga na masakit sa tainga, kaya tinanggal ko na lang talaga yung sounds niya or yung totoong mga boses namin dyan guys. So ayan na nga yung overlooking guys, sa baba, nasa baba na kami. Ayan mga mari nga pala, kung magpapipicture kayo, huwag niyong tagalan kasi talagang mababasa ang likod nyo. So ayan, kung makikita nyo, may nahagip dyan ng mga cottage, maraming cottage dyan, dahil hindi ko alam kung yung falls na yan gagawin nilang paliguan talaga pagdating ng araw or yung pagbinuksan nila yan. So ayan na nga, nag-ikot-ikot pa kami dyan, malapit na matapos yung oras namin kasi magpo 4 PM na siya. So ayan, may nabuti kong umikot muna ng sandali, ayan, picture, ayan, sobrang talagang ganda niya, kaso nga lang talaga hindi ka pwede magtagal dyan sa falls na yan kasi sobrang nabababasa yung likod mo, yung talasik ng tubig. So ayun na nga, nilapitan ko ito dito, tinignan ko kung ano ba talaga itsura dito. Ayan na nga, siguro nga gagawin nilang paliguan to kasi napakaraming cottage dyan sa gilid. So ayun mga mari, hindi na kami nakapunta at nakatawid dun sa kabila dyan, hindi na kami pinayagan ng mga nagbabantay dyan, pero sa palagay ko napakaluwag at napakalaki nitong Hinulugan Taktak at hindi pa namin nga naiikot lahat dahil nga may oras na. Sa susunod babalik talaga kami dyan para medyo maaga-aga na kami pupunta dyan. Gusto kong lapitan yung grotto pero hindi ko na talaga nalapitan.
Napitan ko pa nga si ate dyan para makiusap ako, para magpa-picture lang kami dyan sa bridge na yan. Kaso hindi na talaga siya pumalag dahil nga yung oras daw, gahol na wala ng oras. So hanggang 4 PM lang talaga daw sila dyan. So hindi ko alam kung bakit. So ayan na nga mga mari, inikot ko pa din, kinuwanan ko na lang ng konting clips. Napakaraming cottage kung mapapansin nyo at may hanging bridge pa doon sa taas na nakita ko. So ayan na nga. Nga, hindi na ako nagpumilit dahil talagang nasa policy naman nila or nasa protocol nila na bawal talaga hanggang 4 PM lang. So gustong gusto ko talagang bumalik dyan. So sunod siguro mas maagaan pa namin para maikot namin ng buong Inilugan Taktak. So ayan, natataka lang ako guys kung paano magkakaroon ng at mapupuno ng tubig yan dyan kung sakaling paliguan nga ito. So ayan, may mga cottage ka makikita. Mayroon pang, so napakarami ditong hanging bridge. Ayan, gusto ko sana pumunta pa sa doon pa sa dulo kasi hindi na ako pinayagan, sinaway na ako ng staff. So guys, talagang tinanggal ko na yung original sounds dito or yung mga boses namin kasi nga sobrang ingay at sakit sa tinga. So ayan na nga, pabalik na kami. Ayan, pabalik na kami doon sa pinaka-exit nila. So dito guys, ayan o, parang ang ganda-ganda, ang luwag-luwag. May pinakamataas pa pala na hanging bridge. Ayan sa taas. So hindi na namin napuntahan dyan dahil wala na kami talagang oras. So amari, yung mga binatilyo, nag-shoutout lang sila. Ayan ka sa YouTube! Ayan! Uy, ang ganda dito! Sobrang swimming pool, guys! Talaga dito, lalo na kung nasa gitna ka na, nasa kalagitnaan ka ng packet ng hagdanan. Kaso nga lang talaga wala ng oras kami para ikutin pa namin dahil alas 4 pasado na. So ayan na nga, pabalik na kami sa taas. Napakataas pala ng hagdanan dito, nakakahingal. So ayan, magsisimula na kami umakyat dyan para pabalik ng exit. Ayan na nga, pabalik na kami, paakyat na nga kami dun sa hagdanan. Mukhang mataas-taas tong aming aakyatin. Mukhang kailangan namin mag-ipon ng hininga dahil nga sobrang taas pala talaga to. Nakikita ko na yung mga kasabayan ko talagang nag-i-stop talaga sila sa kaligitnaan ng hagdanan. So ayun na nga guys, nag-i-start na kami dito paakyat. Ay naku, itong aking bayaw, hindi pa talaga nakukontento. Hindi pa nga kami natatapos at nakakaahon dito sa hagdanan na to. May gusto na naman siyang puntahan sa Marikina daw. So ayun na nga, umaakyat pa rin. Oo nga. Pagod na. So, nakakapagod lang guys. Ang taas ng hagdanan. Ayan. Niingil ako. Guys, sa mga gusto pumunta dito, libre pa sila ngayon. Ayan. So, ang kakahingal lang. Kasi ang taas-taas. Ayan, kikita nyo yan. Oo. Grabe. Grabe. Ayan. Worth it naman. So ayan, sa wakas nasa taas na nga kami at paakyat na kami para makalabas dito. Ayan nga pala mga mari, kailangan nyo mag-log out at tandaan nyo yung number ng inyong kaninang pinilapan sa entrance. So ayan, shout out dyan sa mga staff nila, lalo na yung lalaki na nasa gilid kay sir kasi siya yung supervisor dyan. So ayan na nga, nagutom ang aming alaga. Ayan, so sa mga gustong pumunta dyan, previewing pa sila. Ayan, wala pa silang bayad, hanggang 4 PM lang sila, kaya kailangan nyo agahan. Thank you so much.